fair and basic DIY, no? So dumadami na kasi yung kliyente natin and mga bumibili sa atin sa provinces. If wala mong repair center dyan, eto pinaka-guide nyo, alright? Para sa ngayong episode, tuturuan ko kayo paano magpalit ng rotor, okay? So ano ba trabaho nito? Eto ang pinaka nag-i-stop sa inyong electric scooter. So eto yung kinakapitan ng brake pad nyo pag nag-brakes kayo. So bakit natin gusto palitan to? May instances na may naririnig na kayong nakakaiba sa likod, parang kumakalansing, ting-ting-ting. Ibig sabihin, yung rotor nyo, hindi na siya diretso, tabingi na siya. So gumaganon-ganon na siya. Pwede nyo yan makita, iikot nyo lang yung wheel nyo, makikita nyo kung gumaganon na siya pag pinapaikot yung gamit yung kamay nyo. Magandang palitan siya ng bago para mawala yung tunog. Basically, para lang mawala yung noise na naririnig yung parang kumakalansing or overtime kasi, numinipis to. So maganda, panatiliin natin makapal to. So kailangan natin ng 5 and 4 mm na Allen screwdriver. Kailangan natin ng replacement na rotor. Then kailangan natin na adjustable wrench. Meron tayong flat screwdriver na maliit. So optional to, depende dun sa unit nyo. Step 1, tanggalin natin lahat ng screws sa deck. Kasi kailangan natin buksan yung deck para matanggal yung wire dun sa motor. Okay? So depende sa size ng Allen screw mo o ano gagamitin mong Allen wrench. So meron tayong 4mm and 5mm. Okay, so make sure nyo na-cover nyo lahat. Minsan kasi may nakatagong Allen screw sa ilalim ng grip tape. So pag di nyo matanggal yung pinaka-deck, ibig sabihin may screw pa na nakapasok. So make sure buksan nyo yung grip tape, itong pinaka-grip tape. Tanggalin nyo, silipin nyo kung meron. So ngayon, tatanggalin na natin ang mga screwdriver. So lagi yung tandaan, lefty loosey, righty tighty. Alright? Friendly tip, kuha ulit kayo ng lalagyanan or cup. Then itabi yung lahat ng screw doon para di mawala. Okay, step 2, tanggalin ang deck at itabi. Make sure tatanggalin nyo rin ang battery wires, both controller and charger, and itabi nyo rin ang battery. Sunod ay i-locate ang face wires, ito yan, itong tatlo, tsaka ang hall sensor wire. Itong apat usually ang wires para sa ating mga motor. Tanggalin nyo lang to, pindutin nyo to, at ihihatakin. Then ang ating mga face wires naman, kung medyo matigas, meron tayong ganitong technique. Both wires, hawakan nyo ng ganito. Then yung thumb nyo, lagay nyo sa gitna. Kumbaga ito, kukontrahin nyo to para mahila nyo. So iba kasi natitigasan, gawin nyo yan. Hawakan nyo yung wires ng ganito, lagay nyo yung thumb sa gitna, kontrahin nyo. Alright. Alright, so step 3, alamin nyo kung anong type yung deck nyo. So meron tayong 2 types, yung groove type and punch hole type. So ang punch hole type, yan yung may butas lang sa deck at pinasok lang doon yung wire. While yung groove type, pwede yung tanggalin easily yung wire nyo since yung butas niya isa sa taas banda ng deck natin. For raised voltage kasi yung sineservice natin ngayon is naka-punch hole type siya. So dito lalabas yung optional tool natin, flat screw na maliit. Kailangan kasi natin tanggalin yung wires ng hall sensor wires natin since hindi siya makakapasok basa-basa dun sa butas. Ganito siya, para makita niya na maigi. Yung hall sensor wire kasi natin, meron siyang ganitong nakaalawit. So ang gusto natin is i-push down to, gamit itong flat screwdriver, ng ganito. Yan. Tapos, pag na-push down yun na, dun yung hihilain yung wire. So natanggal ko na isa, ganito siya, pinakalaman niya. No? Pupush down ko to. Habang pinupush down ko, hihilain ko yung wire. Yan, tanggal na siya. Ganun na siya kabilis. So, tanggalin natin yung limang kulay. Yan, meron tayong black, red, yellow, blue, and green. So, ganun lang gagawin yung technique, no? Friendly tip, bago yung tanggalin, is picturean nyo muna yung color coding niya dito or ilista nyo. Important na mabalik nyo yung kulay sa tamang posisyon. Alright, so ngayon natanggal nyo na yung pinaka-ulo niya, kakasya na siya dapat. So hilahin nyo lang. Makikita nyo, lalabas na siya smoothly.
Wow! Amazing! Ngayon, gagamitin natin yung adjustable wrench para tanggalin ang motor. So, para sa folder, kailangan natin ng 19mm na Allen wrench. So, ito adjustable naman, kaya pwede ko yan. Ngayon, natanggal nyo na yung pinaka-motor. Gagamitan nyo ng 4mm Allen wrench. So, meron tayong 6 na screws dyan na gusto nyo tanggalin. Lefty-loosey, righty-tighty, ha? Pag natanggal nyo na, tabi nyo lang. Pwede nyo lang tanggalin yung nabengkong o tabing rotor. Tapon nyo na yan. Then, ibalik nyo na. Ilagay nyo na yung bago. Pasok nyo lang ulit doon sa wire. Pag na-align nyo na yung mga butas, pwede nyo nang ibalik doon. Pag napalitan nyo na ng bago yung rotor, i-reverse nyo lang yung ginawa natin kanina. Ngayon, ibabalik na natin yung hall sensor wires dito sa pinaka casing niya, no? Pinaka holder niya. Basically, ganito siya. Reverse naman yung pagpabalik. Meron siyang ganyan, yung nakalawit. Ilalawit nyo palalo. Paglawit na walawit na yan, babalik nyo na siya dun. Make sure ulit, tama yung kulay, no? So, ganito mangyayari. Pasok nyo lang siya. Yan. Magki-click siya. Makita nyo, nakapasok na siya. So, ipasok nyo lang lahat. Yung nakalawit, hilain nyo lang para lumawit lalo. So after yung mabalik yung mga pins dun sa pinaka-casing niya, i-replug na natin siya ulit dun sa controller. So yung hall sensor wires and face wires. And lastly, huwag yung kalimutang sarado yung deck, no? Make sure may fit lahat ng bolts. Hopefully, marami kayo natutunan dito sa ating extra care. If interested kayo bumili ng rotors, meron yan sa shopping link natin down below. Meron tayong para sa entry level natin, tsaka sa mid to high end level natin, mag-iba kasi size nun. So makikita nyo naman sa shopping link natin. So meron tayong iba't ibang videos dito sa YouTube, pwede yung tingnan, meron tayong GID series. Inimay-imay natin yung details bawat unit dito sa motor, EVT, tsaka accessories kung saan pinakita ko sa inyo ang pinakamurang the best electric scooter accessories in the market. If you have any questions, kindly message our Facebook page, Motor EVT, or visit our website, www.motorevt.com. See you in the next episode. Have a great day. Ilalawit nyo palalo. Ayan. Dapat nakalawit na lawit. Pag nakalawit na... pag lawit na walawit na yan, babalik nyo na siya doon. Go. So bakit natin gusto palitan to? Go.